Para mas mapalawak ang serbisyo, magbubukas ang Agriculture Department ng Kadiwa Franchising sa mga private operator at mga kooperatiba. Balak din ng kagawaran na gawing standards ang operating days and hours ng mga kadiwa. Si Alan Francisco sa detalye. Malaki ang tulong ng mga kadiwa stores sa publiko. Mabibili kasi rito ang mga mura pero di kalidad na mga bilihin tulad ng bigas, gulay at marami pang iba. Para mapalawak pa ang serbisyo, magbubukas ang Agriculture Department ng Kadiwa Franchising sa mga private operator at kooperatiba sa programang Malacañang Insider. Sinabi ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na higit 200 kadiwa sites na ang operational sa buong bansa. 17 sa mga ito ay regularong operasyon. Balak din ng gobyerno na gawing standards ang operating days and hours ng mga kadiwa. Target din nilang magbukas ng nasa 800 hanggang 1,000 kadiwa stores sa susunod na 4 na taon. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang SONA na gawing permanente ang mga kadiwa store. Of course, hindi ganun kadali yun, but we will also do kadiwa franchising. We will allow private sector operators or cooperatives to use the kadiwa name in selected sites as long as they abide by the rules and guidelines or policies of DA. At importante, nandyan yung mga kadiwa at magbenta ng sa tamang o reasonableng halaga. Target ng Agriculture Department na ipamahagi na ang bakuna laban sa African Swine Fever sa Martes. Kasabay din ito ang pinalalakas na laboratories at research para makagawa rin ng local vaccines. May indemnification program din para sa mga affected livestock sector. Then meron din tayong indemnification program na ginagawa rin, mag-finalize na namin yung policy for the pork. Dati kasi parang kung kamang kakatay ng baboy na may ASF, 5,000 lang binibigay regardless of the size of the pig, no? Ngayon, ginawa namin tatlong classification. Mayroon pang biik, may pang medium size, may yung pang malaki, yung benta o yung mga breeder. Tuloy-tuloy rin ang mga irrigation projects ng DA para mapalakas ang food production sa bansa. Balak din ng ahensyang solar irrigation o ang paggamit ng enerhiya mula sa araw upang paganahin ang mga water pumping o poso. But not only stand yung usual irrigation, no? We will also do solar irrigation para mabilis ma-implement at maka-increase tayo ng hectareage. Sa ngayon, na-recovery natin using old systems or drying sa kalye at sa mga ibang lugar. 50% lang ng bigas ang nakukuha natin sa palay, eh. No? Pero kung may mga drying systems tayo, pwede umakitin up to 70%. Magtatatag din ng Agri-Puhunan at Pantawid Program ang DA. Isa itong credit facility na nagbibigay ng mababang interest. Ito'y para matulungan ang mga mag-asaka ng Easy Quick Loans para sa kanilang mga pangangailangan. Para yung iisipin na lang ng farmer ay magtanim at alagaan yung tanim at to maximize production. Hindi niya iisipin saan siya uutang, paano siya magkakapera para pambili nito, pambili niyan. So yung programa na yun. Lastly, we cannot do the same thing over and over again. We have to do things differently na, like using technology, no? Katulad sa mga vegetables, no? Yung may konting greenhouse na konti, may drip irrigation, na isusupply din ng DA dun sa mga qualified beneficiaries. Alan Francisco, para sa Pabansang TV, sa Bagong Pilipinas.